Hello guys, welcome to Bangis sa Galing. May bago na namang invention, no? Kumbaga idea. May bagong idea tayo guys na gusto kong i-share sa inyo. Yung gulong guys na mga luma, huwag yung itapon yan, yung mga exterior nyo. Kasi magagamit yan para sa gulong ninyo na hindi nyo na siya lalagyan ng interior guys. Ito guys, panoorin nyo. Hello guys, welcome na naman sa Bangis sa Galing. Araw yung kwan, yung rim na luma na to eh, nilinisan ko lang. Nabi kong luma na kasi malaki na yung butas dito. Hindi na kasi maganda tong rim na guys, ang okay lang naman dahil buo pa ito. Pero manipis na to kasi kinalawang. Nilinis ko, nilangisan ko, tapos bumili ako ng spoke na bago. Pero ginawa kong sawali. Mas matibay siya kung sawali, guys. Sawali ang tawag nito, para matibay. Kasi nga, kaya ganito ang ginawa ko para magamit pa tong kwan, tong rim na luma. Ayan. Sayang kasi. Ito naman. Tong gulong na to. Ayan. Bali, wala nang kwento. Wala nang group. Wala nang group to guys eh, pod-pod na. Ginawa ko lang, ginatlaan ko ng grinder para hindi siya malulas. Ito, ito na gulong, hindi na pwedeng lagyan to ng interior eh. Kasi lumalabas yung mga alambre sa loob. Ito guys, luma na to. Supposed to be, hindi na pwede itong gulong na to eh. Kung nakita nyo kanina, nilagyan ko ng panibagong gulong na hindi na ginagamit yung loob, ano? So pinutol ko. Tinanggal ko yung pinaka-alambre. Ayan, ito yung alambre niya eh. Nagkabilaan. Tapos, pinasok ko dito sa loob. Hindi na kasi pwedeng lagyan ng interior to guys kasi itong gulong na to, may alambre siya na lumalabas sa loob. Binubutas niya yung kwan. Binubutas niya yung interior. So, nilagyan ko ng palaman. Ayan. O, ilagay natin ngayon guys, ito. Ayan. Para maganda. Para hindi na tayo gagamit ng interior, was to be, magagamit natin yung mga luma nating gulong. Kayo guys, pag may gulong kayo na luma, huwag nyo tatapon. Kung halimbawa, wala nang groove dito. Ito, grinderin nyo lang to guys na ganyan, ng cutting disc para magkaroon siya ng groove. Para hindi madulas. Okay, lagyan natin guys.
Yeah guys, ito. Antigas guys. Wala nang interior. Kita nyo. Ayan o. Ang tigas talaga, hindi ko mapisil eh. Ano? Di man lang ano. Okay. Tingnan natin guys. Maganda kasi dito guys, sa wali ito. Ito yung pinakamatibay na paglagay ng spoke. Ayan, sa wali. Diretso yun, no? Ayan, ayan. Diretso siya. Dire-diretso. So, matibay talaga siya, guys. Okay, lagay natin, guys. Samahan niyo ako. Lagay natin. Ang tigas, guys, oh. Ito, kahit na ano, hindi na ma-flat. Pusukin mo ito ng pako. Papakuhan mo ito. Yung, ano. No? Ayan, ito. Wala ng pito. Ay, wala ng, ano, interior. Ah, sa pagka, ah, ganito na lang lahat. Mamumulot guys ako ng ano. Gulong doon sa sentro. Lahat na ng gulong ko guys, ganito gawin ko. Para hindi na ako ma-flat. O nga no, tigas oh. Hindi ko nga kaya eh. Oh. Tigas. So yung may kabigatan. Yung, siyempre yung dalawang ano. Dalawang exterior, ang bigat niya. Siyempre may bigat ng konti. Pero okay lang, hindi naman gano. Siguro mga 5 kilo. Ay, mga ganon. Okay, lagay natin. Malambot naman konti dito, oh. Pero okay na. At least, ano naman tong gulong, eh, luma naman, eh. Hindi mo naman gagawin yung ganito, yung bago, hindi naman. Puro lumang gulong naman ang gagawin mong ganyan. Okay, guys. Kabit natin yan. Ay, kabit natin. Ayan guys, nakabit na natin. Ayan, pakuan natin guys. Tingnan nyo, papakuan natin kung mapaplat ba. Tingnan natin. Ayan guys, pinakawa natin guys, hindi na flat no? O, kasi wala na hangin yan eh. Ayan mo, sakyan ko siya, tingnan mo kung ano. Sakyan ko siya, tapos tingnan natin kung lalambot yung gulong. Ayan guys, focus natin yung gulong. Tingnan natin kung gaano katigas. Ayan guys, matigas talaga no? Ayan. Ayan guys. Kalibre na tayo ng gulong guys. Siguro kahit na ano yan, 1 taon yan. Kahit mabukotas na yan, basta hindi mag-iwa-hiwalay, okay lang.